Sir, pwede rin makita eh. Ang ina. Sa ba? Makalit ka sa bahay eh. Ha? Okay lang sir, tayin-tayin na rin ako. Sir, joke lang, prank lang to sir. Joke lang sir, prank lang to sir. Prank lang to sir. Joke lang, prank lang to sir. Hello mga ka-grab! Welcome back sa aking channel at welcome sa Jowa Moto Vlog. Kung bago ko lang dito, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe para lagi updated sa buhay ng isang rider. RJ Salonga o mas kilala bilang Jowa Moto Vlog, isang grab food rider na sumikat sa YouTube. Masasabi din nating isa siya sa pinakasikat sa larangan ng pagmamoto vlog dito sa Pilipinas. Nasungkit na din niya ang silver play button at meron siyang kasalukuyan na 607,000 subscribers. At alam naman nating hindi biru-birong makakamit sa YouTube. Binansagan siyang greatest prankster sa lahat ng motovloggers. Kaya mas kilalanin pa natin si RJ Salonga dito sa Usapang Motor with Jowa Motovlog. Bakit Jowa Motovlog? Bakit with Jowa Motovlog? Actually kasi ano, yung na-prank ko yung Brusco Brothers. Kinausap ako noon ng mga Brusco Brothers noon nung time na first prank ko. Sabi nila sa akin, bakit GrabFood Vlogs? Kasi 'di ba dati ang pangalan ko GrabFood Vlog. So sabi niya, hindi ka kakilala ng mga tao niyan. Kumbaga, wala kang pagkakakilala niyan. Kumbaga, tinawag ka sa stage, ang tatawag sa iyo GrabFood Vlog sa dami ng GrabFood rider, GrabFood. Hindi siya yung parang specific na ikaw mismo. Pinalitan ko siya as Jowa Moto Vlog. Doon na nag-start lahat yung dire-diretso na. So si GrabFood Vlog pala ang original. Kailan nagsimula si GrabFood Vlog? Actually, nag-start talaga ako maging active noong January 2020. Last year, January 2020, doon ako nag-start mag-prank. Tapos mag-deliver. Inaro-aro ko yon kahit na matumal, pag matumal yung, kasi matumal sa GrabFood is yung walang booking eh. Edit ako noon, edit, para may ma-upload ako that day. Tapos yung ginagawa ko habang nagtatrabaho ako, binablog ko na yon. Ayun yun naman para bukas. So grind talaga yun, everyday grind ako noon, time na yun. Nung nag-vlog ka ba tapos in-upload mo, feeling mo ba dedire-diretso yung channel mo? Kasi dumami ba yung kagad yung views nun? O parang tingin mo hobby lang talaga itong pag-vlog mo? Eto, hindi, actually, syempre, natatapatin na kita. Kumbaga, pumunta ako sa vlog nun kasi tingin ko may future talaga. Kumbaga, mayroon talagang pera. Kasi nga, nanonood lang dati ako ng mga YouTubers. Ayan. So, nakita ko yung buhay nila dati. Tapos, nung nag-YouTube sila, nag-i-improve. Kumbaga, nagkakaroon ng financial stability. So, pinasok ko na rin siya. And, nag-isip ako bakit GrabFood ang pinili ko. Pinili ko GrabFood na i-vlog. Kasi hindi ka gagastos dito. Hindi ka katulad ng mga pupunta ka sa restaurant, magka-travel vlogs, magpo-cook, magmumukbang. Kumbaga kailangan mong gumastos para magkaroon ka ng content. Unlike sa GrabFood kasi, ano ka lang, magde-deliver ka, tapos at the same time, kikita ka pa, di ba? Tsaka malaking bagay sa amin yan kasi yung family, yung time na yon, kailangan namin talaga ng income nun. Kasi nga, bagong panganak lang yung baby ko, si Demi. So, kailangan ko mag-double double effort para makasurvive dun sa pandemic. Bakit prank yung naisip mo na yan genre? Okay. Inisip ko yung prank dahil nga 'di ba pag usually sa sa entertainment world natin, kumbaga sa scene natin na to ng content creator, napaka-boring or napaka walang sense pag nag-vlog ka ng personal mo lang. Kasi ako, hindi ako kilala na tao, nag-vlog ako episode 1. Naglaba ako, nagluto ako, ano pa kinilip nila. So, kailangan ko gumawa ng eksena, kailangan ng ma-entertain sila or ma-educate sila. Kasi sa vlogging, di ba, vlogging is lang yan, entertainment, at the same time, educational dapat. So, para manood sa'yo yung tao, kailangan may matutunan sila. At the same time, kung gusto nilang ma-entertain, gagawa ka ng mga funny contents. Yan, katulad yan, prank. Kaya pinasok ko na yung prank. May na-encounter ka na ba na napikon sa prank mo? Hindi, wala pa naman yung talagang literal. Pero minsan may mararamdaman ka na. Kumbaga, mararamdaman mo na napipikon na to ah. Pero, that's the time na doon mo na siya anuhin na it's a prank, ganon. Kasi, pag
tinuloy-tuloy mo yun, ramdam mo yun eh, kailangan babasahin mo rin pa nagka-prank kayo, babasahin mo yung tao, babasahin mo yung pina-prank mo, babasahin mo yung sitwasyon. Kasi nag-aral din ako yan, kumbaga sa restaurant ako dati, nagtatrabaho. So, alam ko na pag galit yung isang tao, kumbaga pag nag-aantay, kasi usually sa food, di ba, pag nag-aantay ka, yung itsura, alam mo na eh. Di ba, galit-galit na, tapos minsan papaamuhin mo. Kumbaga marunong ka rin dapat umamo ng customer. So, ayun yung mga natutunan ko sa restaurant na na-apply ko dun sa GrabFood. Alin dun yung pinaka-favorite mo na segment na prank mo? Yung order na delivery prank na kunwari wala silang, kunwari may in-order sir pero wala naman talaga. Ayun talaga yung, kumbaga nagugula sila, ha? Wala naman akong in-order. Kumbaga, parang sa akin na yung itsura ng mga tao kasi yung tinitingnan ko, yung mga expression ng mga tao. Kung ano yung magiging reaction nila pag nangyari ganito, kung ano yung magiging sitwasyon, kung ano yung gagawin nila sa GrabFood rider. Which is kasi, totoo yun sa totoong buhay. Kumbaga ano yun, na-apply talaga yun sa mga totoong nangyayari ng GrabFood, fake booking ang tawag doon. So, magugulat ka na lang na may mag-deliver sa'yo, which is wala naman talaga. So, dun mo malalaman talaga kung ano yung magiging feedback ng mga tao. Yun yung prank na ginawa mo kay Kong. Kong TV, ayan. Doon papasok si Kong TV. So, pinara ko si Kong TV that time kasi naisip ko na bakit kaya hindi ko i-prank yung mga YouTubers na ina-idol ko, di ba? Parang sa mga customer, normal yan. Pero ano naman kaya yung mga YouTuber na idol natin? Yung may kung pangalan na din. May pangalan na kung totoo bang ganito pa talaga sila kabait, kung ito pa talaga yung pinaka attitude nila. So, malalaman mo doon. Kumbaga, actual. Saan nakahugot ng kumpiyansa para yung prank? Hindi ko nga alam. Namumutla nga ako nung time na yun eh. Kasi, di ba, parang pag makakita mo yung idol mo, hindi mo na, minsan hindi ka na makahinga. Minsan, nauutal-utal ka eh. Pero, sabi ko sarili ko, minsan lang to eh. Kumbaga, walang nangyayari na tong opportunity, wala pang nakakagawa. Ginrab ko na talaga habang wala akong nakagawa. Kumbaga, na-motivate din ako dun sa sinabi ni Kong na greatest prankster sila ng that time. Kumbaga, sikat ang prank dati nun eh, yung prankster, di ba? So sabi ko, tingnan natin kung uubra ba ako kay Kong, kung makikita niya, mahalata niya. Eh, which is, good thing naman yung naging resulta. Sa mga motovloggers naman, sino doon yung pinaka nagustuhan mo yung prank mo sa kanila? Yung kay Redshoot kasi noon that time, wala, as in wala pa ako noon, GrabFood Vlogs pa lang pangalan ko noon. Nangangarap pa ako magkaroon ng helmet noon, Ibu helmet. Nag-vlog-vlog pa ako. Sa Kamote on Wheels? Sa SP on Wheels. SP on Wheels, Kamote on Wheels nga. Oo, sa Kamote on Wheels yung opening nila. Dinala ko siya ng donut. Dangin donut. Ayaw, tapos kunwari may order siya, which is wala naman. Eh, syempre, lahat sila nagkagulo-gulo doon, sino yung umorder, hanggang lumabas si Red. Tapos, Ayun, doon na nagsimula yun lahat ng may nakapanood sa akin noon, binigyan ako ng in-sponsor ako ng helmet, napanood ako ng mga boss ko ngayon, kumbaga yung na-scout nila ako, kaya kung saan nandito ako ngayon, kaya isa rin yun sa parang naging favorite prank ko noon nung pinrank ko si Red Sweet Potato noon. Kasi siya yung motovloggers din na tinitingala ko noon kasi pagdating sa motor, sa review, pagdating sa diskarte, yung nagbebenta kasi ng Ibu helmet ni may shop sa bigla na which is moto vlogger lang naman siya before. So, in-idolize ko talaga siya nun, si Red Sweet Potato. So, ano namang feeling nung kinuha ka na bilang brand ambassador? Sobrang saya na hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko nun kasi parang hindi pa nagsisink in sa akin nun that time na sa dami ng motovloggers, dami nag-aspire, ako yung napili. So, sabi ko, nagkapasalamat ako una-una siyempre sa taas kasi lagi ko pinagdadasal yun. And, wala, super blessed lang ako nung that time na hindi ko ma-explain yung sarili ko bakit ako yung napili, ako yung naging brand ambassador, which is dati inaasam-asam ko lang na magkaroon ng helmet. Tapos, ayun, ako yung na-blessed nun. Kaya, super thankful din ako sa management ng Team Graffiti, sa Ibu Helmet na napansin ako, di ba? Tapos, nagkaroon kayo ng grupo. Mm. Yan, ang LA Squad. Paano ito nagsimula ang LA Squad? LA Squad, nag-start yan. Kami lang tatlo nila, Paolo Busa. Tapos, yung manager namin. Nag-ride kami si Sir Chief. Nag-ride lang kami Tagaytay. Nakita ata ni Jay yung post ko na nag-Tagaytay kami. Tapos sabi niya, uy, tol, saan ka? Kasi
si JTV noon, nag-ano na siya noon, parang palakasan ng palakas siya noon kasi may videos sa siya noon na namimigay siya ng helmet. Eh ako rin, namimigay din ako ng helmet kasi ini-sponsoran din ako ng Evo helmet. So nag-ano kami, nakita kami noon sa Laguna. Kami, Paolo Busa, ako, si JTV, tas yung manager namin. Kwentuhan lang kami. Sige tol, kung gusto mo, minsan ano tayo, collab tayo. Ano tayo, sama ka sa amin. Yung grupo namin, eto, mag-ride-ride kami minsan. Eh kasi si JTV dati noon, hindi talaga gumagala. Hindi pa siya maalam sa pagdating sa mga commute. Mag nagko-commute siya, pagpupunta siya ng malayong lugar, naka-motor. Never siya lumayo ng Laguna. So kami yung nagpalayo sa kanya sa Laguna. Nag-start yon nung kinontak ko si Boy First Time kasi parang sabi din ni Boy First Time, mag-collab din kami that time. So hindi talaga kami magkakilala? Hindi talaga. Mag-ano lang, kilala lang namin isa't isa pag napapanood namin isa't isa. Okay. Pero ang pinaka-ano namin, collaboration, magko-collab lang kami. Ayun yung pinaka-ano namin, main purpose na bakit magkikita-kita kami, magko-collab-collab lang. Eh sakto, pumunta si Jay, pumunta si Boy First Time, first meet namin lahat. Tapos bakit kaya ano, hindi tayo gumawa ng grupo natin na LA Squad, which is Law of Attraction yon, kasi kami yung taong ano eh, naniniwala sa Law of Attraction. Si Brogang, actually nakita ko lang din siya. Baga nakita ko siya na namimigay siya ng mga gamit sa labas, yung mga accessories, nagcha-charity siya. Kasi yung that time na yon na lagi din nanonood kay Norris dyan nun, bago ko siya i-prank nun. So, anong nangyari nun, kinonta ko siya. Sabi ko, Norris, minsan ride tayo, sama ko yung LA Squad. Kasi namimigay kami ng helmet, namimigay kami ng mga accessories, namimigay kami ng mga gamit ng motor. So sabi niya, sige, go agad siya. Mga gustong-gusto talaga niya. So anong nangyari, nag-meet kami sa isang ano, ride. Nag-ride kami lahat sabay-sabay. Tapos nagustuhan niya yung bonding namin. Nagustuhan niya yung mismong chemistry namin. And the same time, isa lang yung hangari namin. Siyempre, yung makatulong. And the same time, yung attract namin yung mga bagay na gusto namin. Ano naman yung ano, mabibigay mong advice sa mga nagsisimulang motovlogger katulad ko? Katulad mo? Ewan ko sa'yo. Ambassador ka na ng Zebra. Sana all humble. Hindi. Sa mga aspiring motovlogger, sa mga tinatahak na mundo ng motovlog, tsaka sa mga current na motovloggers na patuloy na nagsisipag, is consistency, tsaka maging masaya. Kasi pag masaya ka sa pag-vlog mo, lahat yan susunod. Pag masaya ka, hindi mo alam na marami ka na palang na gagawang videos, hindi mo napapansin na kumbaga, ang dami mo nang na-upload na videos. Tapos, hindi ka na-i-stress sa mga subscribers mo, hindi ka na-i-stress sa mga viewers mo, hindi ka na-i-stress sa mga sa pera, kasi masaya ka sa ginagawa mo. Kumbaga, gusto mo lang siya dahil gusto mo mag-vlog, o gusto mo yung ginagawa mo. Pero maging masaya ka lang, huwag mo isipin yung pera. Kasi mas pag inisip mo yung pera, yung kasikatan, subscribers, may stress ka sobra. Sobrang may stress ka, lalo na yung pag wala kang viewers. Kasi ramdam ko dati yun eh. Pero ginawa ko, naging consistent ako. Ayun yung pangalawa, maging consistent ka. Pag consistent ka kasi, tuloy-tuloy yan. Isa lang ang tsumamba sa'yo, yung mag 2 million, 3 million views. Halos lahat ng mga videos na tinanim mo, uusbong yan. Kumbaga papanoorin ka nila na ito pala yung content ni ganito, ito pala yung content niyan. So consistency is the best. Yung parang key to success yun, yung everyday na madalas ka nag-upload. Kasi ang YouTube kasi, wala na kasi nanonood ng TV, di ba? Mm-hmm. Ang YouTube na ginagawa nilang TV. So, parang ang ginagawa na nila is parang na teleserye. Aabangan ka nila araw-araw. Siyempre, madidisappoint yung mga taong sumusubaybay sa'yo pag hindi ka na nakapag-upload. Tapos, hindi na nila alam na, uy, si Joe, walang upload ng ganito araw. Baka bubuksa kaya meron. So, minsan, nakakalimutan na nila. Ay, hindi naman nag-upload to eh. So, eh, hindi ka tulad pag consistent ka. Uy, baka may upload na si Joe. Uy, baka may upload na si Thor. Meron na. Kung baga, naano ka nila, nasi-check ka nila araw-araw. Hindi yung katulad na pag hindi ka consistent. Hindi na lang kung kailan sila manonood sa'yo. Minsan, nakakalimutan ka nila. Minsan, hindi ka na lang masasearch. Minsan, makikita ka na lang sa newsfeed. So, kailangan consistent and masaya. Ayun yung pinaka the best sa tagal ko na nag-YouTube, sa tagal ko na nag-motovlog, sa tagal ko na nag-content creator. Happy and consistency talaga ang pinaka the best.
It's a prank! Maraming maraming salamat, Jo. Thank you. Maraming salamat, Idol. Tsaka, ingat kayo palagi sa mga supporters ni Thor. At supporters ko sa Jowa Motovlog, supportahan din natin si Thor. Ayan, ito yung channel niya. Like, comment, subscribe tayo dyan. Kasi tayo lang magtutulungan. Community natin ay maliit lang. Kaya kailangan natin focus po. Ingat palagi. Ride safe from Jowa Motovlog. Peace out.